Hello, good morning. Para sa ating mga mag-aaral ng Filipino 8, nandito na tayo sa ikalawang markahan, Module 16, Week 6. Ang tatalakayin natin sa bahagi nito ay ang sarswela. Ngayon, tingnan natin mabuti kung anong magiging bahagi niya. Ngayon, familiar ba kayo sa salitang sarswela? O narinig na ba ninyo ito sa ibang mga aralin ninyo? Kung hindi, atin itong talakayin sa bahaging ng module na ito. Okay. Ngayon, para sa alamin, narito ang isang bahagi kung saan hihikayatin ka o bibigyan ka ng ideya tungkol sa sarswela. Ito ay isang aktang pampanitika na nakilala sa panahon ng mga Espanyol. Ang ibig sabihin ito, magta-time travel tayo, babalikan natin ang panahon ng mga Kastila. Ayan, para sa subukin, isulat sa loob ng kahon kung ano ang iyong pagkakaunawa sa sarswela. Kahit anong sagot dito ay maaaring tanggapin ng guro kasi ito ang aming pamamaraan upang matukoy namin kung meron ka na bang kaalaman pagdating sa sarswela. At sa bahaging ito naman, gagawin natin yung fact or bluff. Familiar ka sa larong ito? Pag sinabing fact, ito ay totoo. Pag sinabing bluff naman, ito ay X o hindi. Meron tayong 10 katanungan sa bahaging ito. Ibigay lamang yung pinakamahusay na sagot at kuro-kuro. Ngayon, sa bahaging ito, tatalakayin natin ang sarswela. Ayan, isang halimbawa ng sarswela ay ang walang sugat ni Severino Reyes. Nandito. Sa unang bahagi, papakita dito yung mga tauhan at kung anong pagpartikular na katangian meron sila o gampanin sa kwento. Nandito rin ay binigay na ang buod ng walang sugat ni Severino Reyes. Yan. Tapos, sa bahaging ito naman, alam mo ba, sa simple at payak na pagpapakahulugan, ang sarsuela ay isang anyo ng dulang musikal na unang umunlad sa Espanya noong 17th siglo. Binubuo ito ng mga pasalaysay na sinamahan ng mga sayaw, tugtugin at may paksang mitolohikal at kabayanihan sa Ingles. Tinatawag natin itong musical play sa kasalukuyang panahon. Ang pinaghanguan sa taguring sarsuela ay sa maharlikang palasyo ng La Zarzuela na malapit sa Madrid, Espanya. Sa Pilipinas, dinala ito ni Alejandro Cubero noong 1880 kasama si Elisea Raguer. Itinatag nila ang Teatro Fernandez, ang unang grupo ng mga Pilipinong sarswelista sa Pilipinas. Yan, kung mapapansin natin, ito ay konektado sa tinatawag nating musical play o ang kombinasyon ng sayaw, ng pag-awit at ang pag-arte sa entablado. Ayan, tutukuin mo rin dito ang mga elemento ng sarsuela na ang script o nakasulat na dula, gumaganap o aktor, tanghalan, tagadirehe o direktor, manonood, eksena at tagpo. At sa karagdagang kaalaman naman, matututunan mo rin ang iba pang mga angkop na mga impormasyon tungkol sa sarsuela. Ayan, mga uri ng dula ayon sa anyo. Meron tayong tinatawag na komedya, ito yung katawa-tawa. Trahedya naman ang kabaligtaran nito. Nandito yung pag-iyak, mga unos, mga kamalasan, kabiguan at kawalan o maging ang kamatayan. Melodrama o soap opera, ito yung kasalukuyan na papanood natin sa mga palabas ngayon na kung saan ito ay may kombinasyon ng trahedya at ng komedya. Ang melodrama ay isang uri na kung saan may mga problema ngunit hindi naman masasabing napakabigat ito. Ang tragicomedia ay ang kombinasyon ng katatawanan at kasawian. Sainete, ito yung dulang panlibangan. Parsa, kapag puro tawa na lamang kahit walang saysay ang kwento at ang aksyon ay slapstick na walang ibang ginawa kundi magpaluan o maghampasan at magbitaw ng mga kabalbalan. Ito ay ang parsa. Parodya, kapag ito yung mapanudyo o ginagaya mga kakatuwang ayos o kilos ng ibang tao. Meron din tayong tinatawag na
proverbio, isang dula na may pamagat na hango sa bukang bibig ng salawikain. At sa bahaging ito naman ng module ay ipapakita ang mga impormasyon ukol kay Severino Reyes. Ayan, dito naman, pagsunod-sunod na rin ang mga pangyayari sa binasang buo ng sarswelang walang sugat sa tulong ng story ladder organizer. Pipili kayo ng 10 mga mahalagang pangyayari na batay sa kanilang pagkakasunod-sunod. Nandito sa ilalim ang mga naturang mga pangyayaring yon at aayusin lamang sila batay sa kanilang pagkakasunod-sunod sa sarswela. Gayun din sa ikalawang bahagi, ilarawan ng mga tauhan sa tulong ng kahon sa ibaba. Ayan, gagayahin lamang ang kahon na to, ang mga diagram na to, at sa ilalim ng mga pangalan ay ilarawan lamang ang mga tauhan batay sa kanilang pagkakaganap doon sa sarswela. May mga katanungan din sa ilalim na susubukin ng inyong kakayahan sa pag-iisip at pag-aanalisa. Ayan, 10 mga katanungan para sa bahaging pagyamanin sa gawain 1. Gagawin din ito, wala tayong lalagpasan. 10 katanungan din ang narito. Kagaya din ng gawain 2, gagawin din ito sa inyong sagutang papel. Gayahin ang mismong format, walang gagawa ng ibang format. At gayon din sa gawain 3. Pati na rin ang sa isa-isip. Ayan, sa isa-isip naman, dito tinatalakay lamang yung mga importanteng mga napag-aralan. Meron din tayo ulit gawain 1. At meron tayong karagdagang mga kaalaman na ibinahagi sa alam mo ba? Ito pa, mga karagdagang kaalaman ulit. At meron kang papanoorin dito, kung meron kang internet sa bahay, maaari mong i-type ang link na to sa www.youtube.com. Ayan, mukhang familiar naman tayo lahat dito sa Ang Provinsyano. Ayan, si Tenyong at saka si Cardo, yung pagkakatulad nila. Alam ko na napaka-familiar ninyo. Napakarami mga diagram sa bahaging ito, kaya dapat mag-ingat. Ito din sasagutan. Ayan, alam ko maraming ginagawa, pero wala tayong choice kung hindi tapusin mga gawain ito dahil para din sa inyo ito. Ayan. At ito na yung sa bahagi ng susi sa pagwawasto. Kung napansin ninyo, napakarami mga diagram ang ipinakita, pero kailangan nating tapusin ito sa takdang oras. Yun lamang para sa ating pagre-review ng module na ito. Maraming salamat at manatiling